Huwag kang baka alam, ngayon ay pag-usapan naman natin ang 10 delikadong kalsada sa buong mundo na matatapang lang ang dadaan dito. Ngunit bago tayo magpatuloy ka alam ay sigurado yung nakapagsubscribe ka na dahil marami pa tayong alaming kwento na kapupulutan mo ng araw sa channel na ito. Merong mga landas na matatapang lang ang pwedeng dumaan. Ito ang iilan sa mga pinakadelikadong kalsada sa buong mundo. Atlantic Road, Norway. Tumatakbo ang kalsadang ito sa isang grupo ng mga isla. Napakaganda ng mga tanawin dito. Ngunit mayroong bahagi ng kalsada na napakadelikado. Kapag bumabagyo ang ibang parte ng dumadaan, ay tinatamaan ng hangin at tubig na maaaring magresulta sa pagbabaha nito. Goliang Tunnel, China. Ginawa ang tunnel na ito sa gilid patago sa bundok. Nagbibigay ito ng daan upang makapasok at makalabas sa Goliang Village. Ito ay matatagpuan sa taas ng bundok. Bago gawin ang tunnel, pwede lamang ma-access ang bayan sa pamamagitan ng isang daan na nakaukit sa mountainside. Bagamat popular na ang daan sa mga turista, wala pa rin mga barriers at street lamps ang tunnel. Binansagan itong the road that does not tolerate mistakes. Dahil sa pagkadelikado nito, ang isa pa sa nakamamanghang bagay patungkol sa tunnel ay ginawa ito gamit lamang ang mga hammer cases. Kabul Jalalabad Road. Ito ay matatagpuan sa Afghanistan. Sa sobrang dami, hindi na mabilang ng mga locals kung gaano karami na ang namamatay sa kalsadang ito. Sa sobrang sikip ng highway at halos hindi na magkasya ang dalawang kotseng magkakasalubong. Gayunpaman, marami sa motorista rito ang hindi mapigilang nag-drive ng mabilis. Ang mga truck naman ay hirap akyatin ang mga matatarik na kalsada na minsan ay nagre-resulta ng pagbagsak nila. Dahil sa mga panganib dito, binansagan nilang Valley of Death ang lugar. Skipper's Canyon Road. Matatagpuan ito sa New Zealand. Sobrang delikado ng kalsadang ito na kinakailangan mo ng permit para lang mapayagan kang mag-drive dito. Hindi tutuparin ang car rental insurance pag nalaman nilang nag-drive ka dito. Sa sobrang sikip ng kalsada, mahirapan ka kapag may nakasalubong kang ibang sakyan. Wala rin itong guardrails, kaya isang pagkakamali lang, dire-diretso ka nang malalaglag pababa. Sa sobrang lambot ng bato sa kalsada, napakabilis nitong maging alikabok kapag nadadaanan. At kapag umulan ay mabilis naman itong magiging putik. Ginawa ng mga miner ang kalsada noong 19th century at ngayon ay isa na itong tourist attraction sa New Zealand. Dalton Highway. Ito ay matatagpuan sa USA. Matatagpuan ang kalsadang ito sa Alaska na ayon sa marami ay ang pinakamalamig na lugar sa North America. Karamihan sa kalsada ay hindi pa nasesementohan at gawa sa gravel. Kaya kahit magandang weather, nahihirapan pa rin ang mga driver na magmaneho dito. Sa winter naman ay nagyayelo ang mga kalsada at dahil dito ay nagiging sobrang madulas ito. At dumagdag pa sa panganib ng kapaligiran ito ay madalas mag-avalanche. Kung sakaling may disgrasya dito, mahirapan silang makakuha ng tulong dahil walang ospital, gas station, restaurant at hotel. Sa isang parte nito na 240 miles ang haba. Passage de Guise, daan na matatagpuan sa France. Dalawang beses sa isang araw binabaha ang kalsadang ito. Kaya ilang oras lang pwedeng mag-drive sa daan bago ito isarado. Kadalasang nakalubog sa 4 to 13 feet ang passage. Napakadelikadong maabutan ang baha dito dahil sa haba ng kalsada. May sukat itong 4.5 kilometers kaya kung sakaling bumaha, dapat nasa kalagitnaan ka ng kalsada. Mahirapan kang makarating sa dryland bago lumubog ang buong daan sa tubig na abot dibdib. May mga elevated rescue towers na itinayo sa gilid ng kalsada kung sakaling ang may maabutan ng baha. Pwedeng magstay dito ang mga na-stranded pero kadalasan ay inaanod ang kanilang kotse. Kaya naman hindi nakatakataka na binabalaan ang mga motorista na huwag gagamitin ang kalsada unless kailangan talaga. Bagamat mapanganib ang pagdaan sa passage na ito, marami pa rin ang matatapang na pumupunta dahil sa ganda ng isla na pinatutunguan ito. Zogi La Paz.
na matatagpuan sa India. Ang ibig sabihin ng pangalan ng kalsadang ito ay Mountain Pass of Blizzards. Nakakalulang tumingin sa baba dahil 11,575 feet ang taas nito. Kadalasang nakasarang kalsada sa winter dahil kapag nagsusnow ay may nabubuong makapal na pader ng yelo sa magkabilang gilid ng kalsada. Sa kalsadang ito ay madalas ang avalanche. North Yungas Road na matatagpuan sa Bolivia. Marami ang nagsasabi ng kalsadang ito ang pinakadelikado sa buong mundo. 12 feet lang ang lawak niya at nasa gilid pa ng Cordillera Oriental Mountain. Isang bundok na madalas na babalot ng ulan at fog. Marami pa sa parte ng kalsada ang hindi pa nasesementuhan at wala pang guardrails. Isang maling liko lang ay pwedeng malaglag ang dumadaan na sasakyan sa railways na ito. Dahil sobrang mapanganib duman dito, binansagang death road ang kalsada. Stelvio Pass, Italy. Hindi gaano mapanganib ang kalsadang ito, pero huwag ka pa rin mapapanatag. Isa ito sa pinakamahirap na pag-drive-an na kalsada dahil sa 48 nitong biglang liko. Bagamat merong itong concrete barrier ay nakakatakot pa rin dahil mababa lang ito. Kahit na mukhang delikado ang kalsada, madalas magkaroon ng racing contests dito, hindi lang ng kotse, maging ng bike rin. Sumikat ito sa buong mundo noong 2008 nang bansagan itong greatest driving road in the world. Route 550, USA. Dumadaan ang kalsadang ito sa tatlong mountain passes na maraming matitirik na bangin at sharp turns. Wala itong guardrails kaya nakakatakot talagang mag-drive sa kalsadang ito. Ayon sa mga locals na nakatira dito, binansagan daw na million dollar highway ang kalsada dahil mayroon daw na isang traveler na nagsabing kailangan siyang bayaran ng $1 million para mag-drive ulit dito. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamang topic ngayon? Kinilabutan ka ba sa mga delikadong kalsada na ito? Kung bibigyan ka ng pagkakataong dumaan sa mga ito, ano ang uunahin mo? O gugustuhin mo bang dumaan dito? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, Knowledge has a beginning but no end.